Hello guys, welcome back to my channel. Ipapakita lang ako ngayon guys, itong aking kwintas, ayan. Yung pinagkaloob ng isang magandang kalooban, ayan. Itong recipe ko na dignum bakal. Ayan po siya. Kaya ano ko lang guys, ito pong kwintas na dignum bakal, recipe ko. Ito po may nakasulat na aroma. Ayan. Aroma po ang kanya nakasulat dito. Ibabahagi ko lang guys yung basag nitong itong Roma. Kung anong basag dito. Ayan. Ma-share ko lang din naman po. Ayan, sa hindi pa po nakakaalam. Kasi marami po ang nagsusuot ng mga tres picos na may mga ganito po mga ganitong kataga. May nakasulat na Roma. Yung iba namang tres picos ay may nakasulat na liter E. Yan dito, tatlong liter E, kanto-kanto. Yan, yung ibang tres picos, ito naman Roma. So ito lang muna ang aking ngayon, itong aking babasahin o isi-share sa itong kung anong basag nitong nitong salitang Roma. Ayan. Napakaganda po nitong nitong kwintas na dignum bakal. Ayan. May basag. Napakaganda po nito. May mata pa. Ayan. Ito ay karamihan po itong magawa po ito ng kung na nagkakamali ito, gawa po ng banahaw. Yung mga ganito po, ng mga pangdipinsa. Ito ay handmade ito ng mouth banahaw. Ito pong nakasulat na Roma. Ang basag po nito. Yan. Ma-share ko lang din naman para alam po ng halimbawa yung mga bago na magsusuot ng kung ano pong meaning o anong basag po nitong salitang Roma. Ang basag po nitong Roma, ito pong letter R, ang basag po nito, Rexum. Yan. Rexum po ang basag dito sa letter R. Ito naman pong O, letter O. Ang basag po rito, Omnipotente. Yan. Ito naman pong M. Ang basag po rito, Makmamitam. Yan. At ito pong letter A, ang basag po dito, Adonai. So, lahat po yan na apat na litra, puro po pangalan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ito pong apat na litra na to, puro po pangalan niya po yan. Rexum, Omnipotente, Makmamitam, Adonai. Para lang po sa, kaalaman, ma-share ko lang para kung sino man pong bibili o kukuhan sa mga nagbibinta ng mga ganito. At least alam nyo kung anong ibig sabihin ng Roma. Kung anong meaning o anong basag nitong salitang Roma. Ayan. Ma-share ko lang din naman. Ayan. At napakalaki pong bagay na magsusuot po kayo ng mga ganito may mga salita
eh, alam niyo kung anong ibig sabihin. Ayan. Kasi mahirap po magsuot. Magsusuot na lang po tayo ng mga ganito, mga pandipinsa. Tapos may nakasulat. Tapos hindi po natin alam kung anong nakasulat, kung anong meaning. So ito pong aking pong na-share ngayon. Ito po ay makakatulong sa mga naghahangad po ng mga pangkaligtasan na may mga sulat pong ganito. Yan. At least alam nyo po yung ano kung ano yung ibig sabihin nitong Roma. Yan. Ito po ay pangalan po ito lahat ng ating pong Panginoong sa Kristo. Hari ng mga hari. Yan. Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanya po pangalan, yung apat na yan. Napakaganda po nitong ano. Kaya ang ano niya po talaga, talagang pangkaligtasan. Sapagkat ang nakasulat po rito, eh daladala niyo po ang kanya pong pangalan. Kahit saan lupalop kayo makarating. Ito pong salitang Roma. Yun naman po yan, ano ko lang naman po yun, ma-share ko lang. Na-testing ko na rin po ito dati, lumubog po ito sa, legit po itong dignum bakal na recipe ko. Na-testing ko na po ito, talagang original na dignum bakal. Kahit naman po yung isa po rito, yung pinaggalob din sa akin ni Madam Gomez, shout out na rin sa kanya. Ito naman po yung dignum kahoy naman ito, kaya lang wala po itong nakasulat. Wala pong nakasulat yan. Talagang baga sa ano, plain lang siya. Ito naman po yung ano dignum kahoy. Ayan. So magkaiba sila. Ito dignum kahoy, itong cross. Ito naman dignum bakal. Na crispy ko. Kaya lang ito, meron itong nakasulat dito. Ito wala. So, yun lang po ang aking po ma-share. Ma-share ko lang din naman para rin nagpo kalaman. Ito pong kung ano pong ibig sabihin itong ano, itong Roma. Rexum omnipotente magmimitam Adonai. Ayan. Pangalan po ng ating pong Panginoon lahat dyan. Ito pong apat na to na nakasulat. So, maraming pong salamat sa mga nag-subscribe po kay Kalantsaw. Maganda gabi po sa inyo pong lahat. Big shout out po sa inyo pong lahat. God bless po sa ating pong lahat.